Yan, sa mapagpalang oras po ng mga kapatid ko kay Kristo at mapagpalang oras po o mapagpalang gabi po sa lahat ng mga nakatutok at nakasubaybay ngayon sa ating live. Live po tayo ngayon sa aking Facebook account, Brother Romel A. Palma Facebook account at sa ating pong YouTube channel Katotohanan Natin Pag-usapan. So ito pong live natin ngayon ay dahil po sa merong nag-send po sa atin through our messenger si Junior Ranzuela. Yan. Nag-send po siya ng isang video na kung saan meron isa namang naninira no, sa ating pananampalatayang Katoliko. At ito ngayon mga kapatid, sa gabing ito bago po tayo pumasok sa collaboration natin sa Punto por Punto dahil napaka-special yung ating collaboration mamaya dahil si Father Darwin ay nandoon mamaya sa Punto por Punto upang siya po ay mabigyan natin ng makapagtanong po tayo sa kanya at mabigyan niya ng tugon yung ating mga katanungan para po mamaya. Okay. Ito po mga kapatid, bago po natin puntahan at sagutin, ito pong paglapastangan ng isang baptist, no, na si Alexander Santos ay ito muna ay ibibigay natin no sa ating Panginoon, yung ating pong time para po tayo ay gabayan at i-bless sa gabing ito. Let's all put ourselves in the presence of our Lord, in the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you so much for having this program. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ay walang humpay na nagbibigay sa amin ng blessing. Whatever we ask to you, Lord, na tinitingnan mo yung worthiness namin, kami ba ay karapat-dapat na tumanggap ng mga aming hinihingi. And thank you so much also, loving Father, for all the trials and difficulties na dumating po sa aming buhay wherein we are strengthened because of these trials and difficulties na dumating po sa aming buhay. And also, thank you so much for those people who are still watching us for our needs na nagbibigay po sila ng kanila pong mga karagdagang tulong po upang makapagpatuloy po kami sa aming pong mga programa. Thank you so much and Lord, may you bless this program tonight. May all your glory makikita po sa programang ito. At nawa po Panginoon ay masiwalat po ang katotohanan sa YouTube channel ng Katotohanan at Pag-usapan at sa aking Facebook account, Romel A. Palma, dahil po sa paglapastangan nitong isang kaibayo sa pananampalataya, nawa po ay marami ang maliwanagan. Ito po ay dalangin ko sa iyo, Ama, sa pamamagitan ng kais, isang anak aming Panginoong Jesus. Amen. In the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay. Yan po mga kapatid, hindi natin patatagalin itong video na nakuha po natin o pinasa po sa atin mga kapatid ng isang concern natin na kapatid din sa pananampalataya dahil yun nga po ano mga kapatid dahil na-alarma po tayo dahil yun na marami ang mga nagtutulig sa talaga sa atin at naninira talaga sa atin no sa ating inang simbahan pero kung titingnan natin mga kapatid parati at paulit-ulit na sinasabi nila no? At karamihan pa talaga sa kanila ay yun nga po, gumagamit ng talata sa Biblia, kapitulo, bersikulo yung ginagamit. Pero yung paggamit mo mga kapatid ay napakalayo po sa sentido na kanila pong pinagagamitan. And ang nasa kanila pa po ay yung paninira sa ating pananampalataya. Ito po ngayong gabi mga kapatid ay atin pong masisilayan ang pahayag ni Alexander Santos na siya umano ay isa rin sa member ng The Big Four, no? The Original Baptist Defender. Yan, siya po ay isang Baptist. I don't know kung pastor na ba ito or what, but I don't care, no? Kung ano man siya. Ang atin lang po dito mga kapatid ay care our faith, no? Yun po na kailangan po nating talagang tingnan at depensahan dahil po marami talaga ang naninira no naninira sa ating inang simbahan. Yan. Okay. Okay, so yan. Ito po mga kapatid, pakinggan natin yung pahayag ni Brother Alexander Santos at bago po tayo magbigay ng reaction video. At paalala po mga kapatid no, ito pong aking ginagawa, ito po isang reaction video lamang. For educational purpose po, para ma-educate po yung mga Katoliko na huwag po tayong basta-basta maniniwala. Kung muna nagumagamit po sila ng talata, kapitulo, bersikulo sa Biblia, sila na yung tama.
karamihan at kalimitan po sa mga naggamit ng mga Biblia sa ngayon, sa panahon natin ngayon, sila pa po yung mga talagang walang alam. No? Napaka-delikado kasi. No? Meron tayong kasabihan, a little knowledge is very dangerous. And it's true. No? Kapag, yun nga, translation lang yung kanya pong nalaman at hindi niya talaga pinag-aaralan ng malaliman yung Biblia, ito yung mapapala ng tao. Roman Catholic. Yan. Bakit ako ngayon magre-react mga kapatid? Dahil he mentioned the name of our church, the Roman Catholic. Kaya nga dito na ako magre-react. And Catechism of the Catholic Church kasi mga kapatid, kinakailangan talaga nating gawin ang bagay na itong ginagawa ko sa ngayon. Bakit to? Ito. Bago natin mag-proceed sa kanya pong sasabihin, ito. Basahin muna natin yung ating Catechism ng simbahan. Baptism, the Eucharist, the sacrament of confirmation, together constitute the sacraments of a Christian initiation, whose unity must be safeguarded. It must be explained to the faithful that the reception of the sacrament of confirmation is necessary for the completion of baptismal grace. By the sacrament of confirmation, the baptized are more perfectly bound to the church and are enriched with a special strength of the Holy Spirit. Hence, they are as true witness of Christ, more strictly obliged to spread and defend the faith by word and deed. So we are so very obliged to defend our faith by word and deed, mga kapatid. The reason why, ako po ay nagre-react ngayon dahil minention niya talaga yung ating simbahan. Ito po. Part 3 ito. O yan, part 3. Ibig sabihin, meron pang mga part 2 at part 1. Kung sino pong nakapanood ng part 2 at part 1, pwede pong ma-send sa akin, mabigyan natin ng video reaction upang ma-stop po talaga yung dila, no, ng taong ito na kung saan ay napaka-blasphemous yung kanyang pinagsasabi sa ating Inang Birhen Maria. No? I am now here to defend our Mother Mary dahil tinawag niya si Mama Mary na witch. And I am here now to defend our Lord Jesus Christ dahil tinawag niya tiyanak yung ating Panginoong Jesus. Pakinggan niyo po siya. Saan mo makikita na ang baby Jesus ay kailangan mong sambahin o kailangan mong bigyan ng sign of... Yan. Saan mo daw makikita na ang baby Jesus ay kailangan mong sambahin? Ito yung kanyang introduction, mga kapatid. Saan nga ba? Saan nga ba ito natin makikita, mga kapatid? Wala nga bang mababasa sa natalata sa Biblia na ang baby Jesus ay sinamba? Wala nga ba? Okay. Basahin natin, mga kapatid, no? At unawaing mabuti. Kasi, ewan ko lang kung nabasa ba niya talaga lahat ng nasa Biblia o baka he just only selected what he want to believe. Ito, mga kapatid, basahin natin dito mismo sa Biblia. Okay. According sa Gospel of Matthew chapter 2, umpisa natin yung pagbabasa, mga kapatid, sa verse 1. Kasi mas maigi talaga i-contextualize natin yung ating pong binabasa sa Bible, yung ating pong kinukot sa Bible. Okay, let's proceed. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem. Ito ah, baby Jesus yung pinag-uusapan natin dito, mga kapatid. Take note, no? Take note of this. Nang siya'y isilang, may mga matatalinong taong mula pa sa silangan ang dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin. Kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Yun. Yun pala yun, mga kapatid. No? Hindi daw sinasamba. Pero, mga matatalinong taong to, nagpunta, hinanap yung ating Panginoong Jesucristo upang sambahin. Nako, one point pa lang tayo dyan. Kasi sabi niya, yun, yung introduction niya, saan daw magbasa? Eto, Brother Alexander Santos, basahin mo muli yung Bible mo, baka nakaligtaan mo to, nakalimutan mo ito, baka sa katandaan yan. Eto ah, upang sambahin. Baby Jesus yan yung pinag-uusapan natin. Sinamba ba dito? Tingnan natin. Nang mabalitaan ito na Haring Herodes, siya ay naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at ang tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Wow, grabe yung katanungan. Ito refer talaga kay Jesus Christ, no? Kay Kristo, saan ba isisilang?
Tumugon sila sa Bethlehem po, sapagkat ganito po ang nasusulat ng propeta. Ang sinulat, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda. Sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na pinatawag ni Herodes ang mga matatalinong tao at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila'y pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Ito, may tricky yung kanyang pagkasabi dito. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Si Jesus Christ yung tinutukoy diyan. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Huh? Sinabi yan ni Herodes mismo. Yan. Upang sambahin din. Kaya tingnan natin, nasamba ba, no, sa araw na ito ang baby Jesus? Sa pagpapatuloy mga kapatid, pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy na sa paghahanap. Sila'y pinangunahan ng bituing nakita nila mula sa silangan. Ganoon na lamang ang nakanilang kagalakan nang makita nilang tumigil ang bituin sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Okay. Ngayon, pag sinabi niya na that is not Jesus, kasi wala namang sinabi niya ng bata yan, eh, Jesus. Okay, kung hindi ito si Jesus, sino to? O yan. Yan i-refer talaga kay baby Jesus. Verse 1, basahin natin, pinanganak talaga, no? Yung ating Panginoong Hesukristo dito. Okay. Now, proceed. Okay. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria. Ito yung Maria na sinasabi nila na witch daw. No? Kapiling pa yung bata na ating Panginoong Hesukristo. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Yan. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Ngayon po mga kapatid, ito po yung nakaklaro, napakaklaro dito. Kung mali, at hindi niya na walang nababasa sa Biblia na yung baby Jesus ay sinasamba, at kung mali ito, ito yung tanong, Brother Alex, kung mali ito, yung ginawa ng mga matatalinong taong to, bakit hindi sila sinaway? No, mali yan. Huwag niyong sambahin ang bata na baby Jesus. No, bakit ganun? At isa pa, nung mga panahong iyan, no, kapiling ni Mama Mary si Jesus Christ noong baby pa siya. Ano ang ginawa ng mga taong yon? Nagpatira pa at sinamba ang bata. Sino yung kapiling? Imagine this. Sino yung nasa harap? Kaya nga tayong mga Katoliko, nakaluhod tayo sa harapan ng imahin ng ating Inang Birhen dahil tayo din ay natutulad sa nasusulat din sa Biblia na sinasamba natin yung ating Panginoong Hesukristo sa piling ng kanyang ina. Hindi po sa kuro-kuro nitong taong to. Okay. Ipagpatuloy natin yung kanyang argumento o yung pinagsasabi dito. The cross. Hindi ito galing sa Bible. Hindi ito sa Diyos. Kung hindi ito galing sa Diyos, saan to galing? Sigurado. Yan. Sabi ni nitong sinungaling na taong to, hindi daw galing sa Bible yung pagsamba sa baby Jesus. Sino yung nagsisinungaling ngayon? Yung binasa po sa Biblia o yung bunganga niya na nagsasabi na hindi daw nababasa sa Bible? Okay. Ito yung napakaklaro talaga mga kapatid. Hindi puwerke nagagamit na siya ng talata sa Biblia ay siya na yung tama. Again, no? Kailangan nating pag-aralang mabuti, no? Research. Kailangan talaga more research para mas maintindihan pa talaga natin. No? Mas mapaigting pa natin yung pagkaunawa natin sa totoong turo at aral. Yan. Ng Biblia. Yan. Kasi sa Biblia siya nakabase. Wala daw mababasa sa Biblia, pero may nabasa ako sa Biblia. Ano yung mangyayari doon dahil nabasa ko sa Biblia? Wala, pero meron?
Ano yun? Ano ba talaga, no? Wala nga ba? O meron nga ba? Okay. Yan. Okay. Bago tayo magpatuloy, no? Sa kanya pong, sa ating pong pinag-uusapan, o sa topic natin ngayon, bisitahin ko muna at silipin yung ating, ating pong Facebook. Nandito si Cherry Simon Quinenes. Gandang gabi, bro. Romel, sabi ni Junior Branzuela. Lapastangan yung bibig ni Alexander Santos. Nagpapansin, gusto rin yata sumikat. Okay, pasikatin natin. Yeah. Ang mga gustong sumikat, isend yung video, papasikatin natin yan. Brother Bro Angel Santos, ito kamag-anak pa, no? Kaabilyedo pa ng ating punto por punto, Brother Angel Banal Santos. Pero ito kasi, meron siyang Banal at Santos pa, no? Brother Angel, hello po sa iyo. At kay Rico Aguilar Vitales, yan. San Rio 2, sampulan na yan. Okay. Yan ang Santos na bad ding. Oh, no, no, no. Okay. Katuloy na, basa ko na lang. Banatan mo siya. Okay po, babanatan natin ang katotohanan to. Nawala po audio mo, bro. Ha? Really? Nawala yung audio ko, bro? Ano po, paki-check nga po. Nawala nga ba? Bakit parang meron naman? Okay. Paki-comment na lang po mga kapatid kung okay yung aking audio o nawala nga ba yung audio ko. Yan. Okay. So dito tayo sa Facebook lang muna. Saan na yung Facebook natin? Hindi ko pa natapos yung pagbabasa. Yan. Okay. Basa-basahin natin yung ating pong bago tayo pumasok sa collaboration natin kasi excited tayo. Father Darun Gitgano, mamaya ay papasok po sa collaboration natin sa Punto Por Punto. Yan. Yan. Napaka-excited. Excited naman ang okay, nawala. Okay. Hindi pa. Ayun. Sandali. Bakit nawawala yung comment dito? Hindi pa mapasma yung bibig ni Alexander Santos. Lakas manira, feeling magaling sa Bible. Okay, natural lang talaga 'yon. Hello po, brother. Yes. Nako, hindi ko kamag-anak yan, bro. Okay. Okay. Anyway, sabi ko nga po, kaapilyido na lang. Okay. Kapilyedo na lang kasi Santos din yung kanyang apelyido. Okay na po. Maraming salamat Brother Angel dahil nandyan ka at nakatutok. Dito na po tayo sa YouTube channel natin mga kapatid, no? Bago tayo magpatuloy. Kay Elizalde Ramos Senior, Mirai Casino, Save, William Digamo, White Hackel, Franca Elepi, at saka kay Michelle Hernando, Jingjing Bahaw. Yan. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat mga kapatid at salamat at naka-tune in po kayo ngayon sa atin. At yun nga po, gusto ko rin pong i-congratulate, no? Message talaga dito ngayon sa ating live si Brother Wenda Talibong dahil umabot na po siya ng 100,000 subscriber. Silver button na po yung ating pong kapatid, Brother Wenda Talibong. Yan, hindi, wala po akong clap dito ngayon kasi yung aking ginagamit ay yung binili po ng aking misis na microphone. Yan, this microphone lang po muna ang gamit ko ngayon at salamat sa Diyos at meron tayong nagagamit na ng microphone at yun, makakapag-live na tayo kahit pa paano, kaya lang yun nga, very limited but anyway, makakapag ano pa rin, makakapag-live pa rin tayo. Yan, proud Catholic sabi ni Lorenza Ranis. Yan, ito po mga kapatid, no? Marami na talaga yun, no? Hindi na talaga ito katakataka na nagsisilitaw na yung mga naninira sa ating simbahan, sa ating iglesia, unang-una, no? Yung mga nang babasag ng mga rebulto. Tapos sumikatin itong si Miss Gang Sign. No? Meron pa siyang video nakapinding sa akin, hindi ko pa napanood kasi yun. Gawa ng marami tayong inaasikaso rin. Yan, pero hayaan niyo mga kapatid, no? Ilalabas din natin yung kanya pong mga kamalian doon. At meron pa akong gustong bigyan ng video reaction yung kay Brother Elisir Soriano at saka kay Brother Dwayne, sino ba yung concrete na magpapaliwanag ng original text, no? Gagawa tayo doon ng video reaction kasi mahirap yung mga nagsasabi o nagiklaim lamang na alam nila ganito yung nakasulat, but then again if you ask them hindi naman nakakapagsagot. Eto, pakinggan natin yung karugtong para madugtungan din natin yung kanya pong yung ating mong reaction sa kanya. Sa demonyo. O yan, sa demonyo daw mga kapatid yung pagsasamba daw sa baby Jesus. No, dahil hindi daw, according sa kanya yan, hindi daw nabasa sa Biblia according sa kanya.
Pero according sa Biblia, ay ewan ko lang, baka wala siyang Matthew chapter 2, kaya hindi niya nabasa. Specifically in verse 11, sinamba. Yan. Meron tayong nabasa, mga kapatid. Pag hindi sa Diyos, sa demonyo. Kaya yung Mary ninyo na witch. Yan. Ito yung, grabe no, yung dila talaga ng isang napastangan na Baptist. No? Tinawag pa naman yung ating inang Birhen Maria na witch. Naku, kaawaan sa nawa ng ating Panginoon. At nawa ay mabuksan talaga yung kanyang pag-iisip. Kasi kapag yung continuous yung kanyang pinagsasabi nito, hindi ko alam kung ano yung mangyayari. Pero sana ay ma-open itong kapatid natin na nilalapas tanganan yung ating inang Birhen Maria. Dahil tinawag ba naman yung ating inang Birhen na witch, no? Witch nga ba? O which is, no? Yun kasi, yan. Yung pagkaunawa niya kasi sa Biblia, according lang yun, no? According lang yun sa translation at according lang yun sa kanya mismong sarili, no? Hindi siya naka-rely sa mga Bible scholar, which is they are the legit and they know, they understand the text, the original text of the Bible. Pero itong nakabase lamang sa translation, mas magaling pa pala ito kaysa sa mga Bible scholar. Yan. Grabe talaga, no? Grabe kagarapal at kakapal ng kanyang mukha, no? Para sabihin yung mga bagay na to. Chet Ortega, yan yung taong putok. Walang ina... Yan, siguro hindi yan, okay, hindi magandang basahin, pasensya na po. Okay, Rosmarie Falsado, God bless bro, Ramil. Romel po ako, hindi po ako si Ramil, Romel po. Okay, Noel Murillo, mapagpalang hapon po sa inyong lahat, God bless us all from Paris, France. Wow, nakaabot naman ako ngayon ng France. Salamat po sa mga nakasubaybay ngayon dyan sa France. Berna E. Barsabal, magandang gabi po sa, okay, magandang gabi din po, bro man ito, o Berna, or sister, Lorenza Ranis, Sulpot. Okay, that's it, that's the reality, hindi na tayo pwedeng itago pa, no, mga kapatid. Oo nga, kasi nakasuka na yung mga pambabas niya, ayun. Hindi ko, pambababas siguro. Okay. Iba yung amo niya, bro. Sandali. Nawala naman tuloy. Bakit nawawala? Pag merong nyo po. Okay. Sinipa na yan si Alex Santos sa debater convention. Okay. Nakik na pala to. Bro, poses po yan. Okay. According sa kaapelyedo niya na si Brother Alexander, si Brother Angel, possessed daw. Okay. Hindi po ako magko-conclude pero nakikita naman po yung ebidensya na nasaan na. Hindi ko ma-monitor nang masyado yung aking comment dito. Try natin yung isa pang dito tayo mag-monitor. Sa mga comment dito sa ating Facebook, no? Maraming salamat din nga po pala ng mga kapatid bago ko kalimot. Sa mga nag-follow po sa ating Facebook account, no? Maraming salamat po mga kapatid. Ito yung mga comment natin dito. Si Sain Abordo. Pa-shout out po bro from Isabel, Catholic Faith Defender, Isabel Chapter. Okay, shout out po sa lahat ng mga taga Isabel, Catholic Faith Defender, Isabel Chapter, yung shout out po coming from yours truly, Brother Mel A. Palma ng katotohanan ng usapan. At yan po ay pa-shout out ni Saint Abordo. Yan. Sabi ni Charity Garcia de Jesus, ang galit kay Maria bro ay isang demonyo. Yung tumawag ng witch kay Maria, ang lahi ng pamilya nun, pamilyang asup. Magkukulang. Yan sabi ni Charity. Kung titingnan natin yung Bible, no? Saan ka? Team Dragon o Team Maria? Team Maria ako. Ayoko sa Dragon. Ayoko po sa doon sa team ni Satanas. Gusto ko po sa team ng ating Inang Birhen Maria sa panig po ng Panginoon. Kasi sa piling ng ating Inang Birhen Maria, nandoon yung ating Panginoong Jesucristo at sinamba. And there's nothing wrong with it. Okay? Yan. Oo nga, kasi
ayan, nabasa natin yun kanina. Paano ba ito makita lahat ng comment? Ay, paano ba yan? Yan. Yung comment a bit. Okay. Tingnan natin naman sa ating YouTube channel. Okay. Nandito pala si Sister Pamela Ungko. Yan. Basta mga sulpot rude. Yan sila bro. Okay. Alisa G. Good evening bro Romel. God bless us all. Good evening bro Romel. Sabi ni Nining Lomotak. At saka kay White Hackle. Napakabuti ni Jesus Christ sa iyo. Tapos lalapastanganin mo ang kanyang ina. Sa tingin mo, ano kaya maramdaman ni Jesus Christ? Sabi ni Ayan, yun mga sulpot para lang may masabi against the church. Di na nila nirespeto ang ina ni Jesus. Ewan ko lang kung matuwa si Jesus sa kanila sa pagbastos nila sa kanyang ina. Yan. Pa-shout out bro Romel sa taga Sawang Sibutad, Zamboanga del Norte. Shout out po sa lahat ng mga ano yun, sa taga Sawang Sibutad, Zamboanga del Norte. Shout out coming from yours truly, Brother Romel Ipalma ng Katotohanan ng Pag-usapan. At pinapa-shout out po yan ni Janmar Omiter. Yan. Okay. Nagpapapansin lang yan bro, kawawa ang baptist na yan. Sabi ni Julia Digamo, nagpapapansin lang daw si Alexander Santos. Okay, papansinin natin kapatid. Mahirap naman na yung nagpapapansin na yan, eh pananampalatayang katoliko pa yung kanyang pinapansin at tinutulig siya, ay hindi natin pansinin. Dapat sa iyo Alexander Santos, paniti hindi debate. Okay. Okay. Yan ang mga taong kulang sa aruga ng nanay bro. Siguro di yan mahal. Okay, mahirap. Mahirap magsabi ng ganyan. Ewan ko lang. Posible rin. Magandang gabi po sa lahat. Jingjing bahaw. Ayan. Proud Catholic. Sabi ni Lorenza Ranes. Yan. Okay. May nakalimutan ako dito ah. At magkautang ako ng message or shout out dito. Yan. Dapat yan patunayan niya. Patunayan niya yung mga pinagsasabihin niya. Makipag-debate siya sa... actually, makailang beses na yan nakipag-debate sa PPP pero hindi talaga matino yung kadibating ganyan. Hanapan mo siya ng referensya? Walang referensya. Sino Bible scholar? Walang Bible scholar. Siya lang yung scholar. Siya lang yung dapat paniwalaan. Yun. Malabo na ano yan. Brother, possess na yan. Kawawa na yan kapag hindi nagsiyon. Ipag-pray natin, no? Sa mga nagla-Latin Rosary po, i-include nyo na, paki-include na rin po si Brother Alexander Santos na po. Yung conversion nyo po, no? Ma-process po ng kahit na paunti-unti lang po muna. Nakuhin. Okay. Yan. Iba yung okay. O nga kasi, yan. Team Dragon pala si Alexander. Okay. That is according po sa kanyang ano, according po sa kanyang stand. Hindi naman po natin pwedeng i-deny kung ano yung kanyang stand doon. Yung sa po pong director MG Tuma. Dito po sa ating katotohanan ng pag-usapan. Good evening. Sabi, mahirap talaga ang self idolatry itong sulpot. Yan naman talaga no. He just praise himself. If you do that, no, talagang napakadelikado po niyan mga kapatid. Na ano, you just praise yourself, no? Delikado po na gawain 'yan. Kaya naku, ingat-ingat tayo diyan mga kapatid. Okay. So ipagpatuloy natin yung kanyang sinasabi. Tapos nilagyan niyo pa ng baby Jesus na tiyanak. Yan. Ito talaga, no? Grabe talaga kalapastangan. Tawagin pa naman yung baby Jesus na tiyanak. At sabi niya, yung hindi daw mababasa sa Bible ay sa demonyo daw 'yon. Una kong tanong, saan mo mabasa sa Bible na si Mama Mary ay witch? Pangalawa, saan mo mabasa sa Bible na yung baby Jesus ay tiyanak? Kung meron kami papakita, pwede mong gawa ng video yan, Brother Alexander Santos, napapasikat ka, pasisikatin kita. Yan. Gumawa ka ng video, ilatag mo yung talata mo na sinasabi na si Mama Mary ay witch, ilatag mo yung talata mo na according sa Bible sinasabi na si Jesus Christ ay tiyanak, according yan sa sinabi mo. May ipapakita ka nga ba? Yan ang mag-ina. Yan nga, yung mag-ina nga, yan. Pero iba kasi yung pagkakaunawa mo dyan. Okay. Na Semiramis.
mo si Miramis? Sa kailan yun nangyari? And Nimrod. Ha? Nimrod? Na naging mag-asawa. Ha? Kailan lang naging mag-asawa si Mama Mary? At saka si Jesus Christ? Nako, ito talaga ay nakikichismis lang. Apocryphal book. Nagsasabi doon, sa one of the apocryphal book, nagsasabi na si Mary Magdalene and Jesus Christ ay mag-asawa. Ito yung pinaniniwalaan niya. And he just connected to Mama Mary na inasawa yung kanyang anak. Nako na, ang likot ng utak mo, Brother Alexander Santos, no? Ang likot talaga. At napaka-malisyoso mo na, napakalabastangan pa ng bibig mo. No? Hindi talaga tama yan na hayaan ka na magsalita laban or against ni Catholic Church. Dapat siya talaga pinapatulan ka sa iyong mga pinagsasabi. Yan. Para hindi na dumami pa ang mauto o di kaya naman ay ang ma-impluensyahan o di kaya naman ay malason ng mga salita mo. Yan. Napaka-delikado yan, mga kapatid, kapag nakikinig tayo sa mga ganyan. Ako, delikado yan. Opo, si Alexander yan. Pinapauwi na yan ng nanay niya. Pinabibili lang yan ng baho. At nag-video na galit ng nanay niya sa kanya. Sabi ni Sabe, kawawa talaga. Yun. It's real. It's true. Bro, Sulpot, Mama Mary loves you. Okay. Bro, James, Mama Mary son, ito ang tanong ko sa iyo, Alexander. Saan mo nakuha yung sinabi mo na si Mama Mary ay witch at maging si Baby Jesus na tiyanak? Assignment ko sa iyo yan. Huwag ka nakikinig ka ngayon, Brother Alexander Santos, may assignment ka na. Galing kay Bro James, Mama Mary son. Yan, pakita mo yan ha. Saan mo napulot yan? Saang ibos o saang supot ng ibos dyan? Okay. Ayan, di niya yan masabi, I love you Mama Mary. Sign ng mga process. Okay. Yan ay sa deliverance and exorcism naman. Diyos ko po, ano ba yung pinagsasabi mo, Alex? Kawawa ka naman. Yan. Nako, inuuto mo lang sarili mo. Yan. According sa mga comments po natin dito sa ating ano, sa ating live ngayon. Mm-hmm. Bastos talaga yan si Alexander Santos, na panood ko debate niyan. Kaya Jumong, pati asawa niya, binubugaw kay Jumong. Aminado naman siya. Yun. Sabi ni Lloyd Inagwas, magandang gabi po. Cops, magandang gabi rin po. Galit siya kay Mama Mary kasi ampon siya. Sabi ni Nieves Francis, kuna po, mahina ang net. Saan po? Sa akin o sa inyo? Charity Garcia de Jesus. Dapat yan, patunayan niya. Okay, nabasa ko na yan kanina. Okay. Uy, oo nga, nag-away sila sa DEFCON. Okay, yun, baka yun yung isa sa rason kung bakit po siya na-kick out sa DEFCON. Kapagpalang oras po, brother, masabi ni Sally Dake. Okay, ano pa yung kanyang dagdag dito? Pakinggan natin yung yung karugtong ni Brother Alexander Santos. Yan. Go ahead, Brother Alex. Oh, yan. Ano yung dagdag mo dyan? At nagkaanak na ang pangalan ay Thamos. So kayong mga Katoliko na mga nagtuturo, ang dami niyong nalolok. Aba, ang dami doon naluloko ng mga Katoliko na nagtuturo. Ngayon, okay, sa ano mo naman napulot ang chismis na merong kaming pininiwalaan na si Jesus Christ at si Mama Mary ay nagsama at nagkaroon ng anak na si Thamos. Okay. Assignment mo yan sa akin, ha? Brother Alex, kung nakikinig ka ngayon o napapanood mo ito ngayon, saan mo yan nakuha? Saan mo yan napulot na chismis? Yan. Chismis kasi yan. Hindi namin kasi turo yan, no? Huwag mong ipilit yung bagay na hindi naman sa amin at ipaklaim mo sa amin kahit na hindi naman kami yung nagmamayari niyan. Okay? Klaro yan. Oh, magbasa kayo ng Bible sa mga member ng Katoliko. Kasi sa John 5:39, searcheth the scripture that you may find you have eternal life. Bakit kayo nakikinig sa mga scholars ng Katoliko eh lahat yan ay pera-pera lang? Ito, galit na galit sa mga scholar. Galit na galit sa mga scholar, ito si Alexander Santos, dahil yung mga scholar kasi ay nakakaunawa ng scripture, nakakaunawa punang tinatawag ng manuscript. Manuscript, doon nakasulat yung original na teksto sa Biblia. Nakakaunawa. While ito ay hindi. Naku, inggit na inggit lang yan.
Sabihan ba naman, bakit naniniwala ko sa scholar? Ipera-pera lang yan. Ako, ah, Brother Alex naman, ikaw talaga. Kaya yung ginagawa mo ngayon, ano yan? No, paninira lang yan. Okay. Pero klaro kasi, na hindi mo talaga kaya yung kalidad or yung naabot ng mga scholar. No? Hanggang saan lang ba yung kaya mong unawain, Brother Alex? Nako naman. Kakatawa ka talaga. Yan. Hello. Maria Cristina Reyes. Hello, Bro Romel. God bless us all. Greetings to all po. Okay. Shout out po no, dyan sa inyo, Sister Maria Cristina Reyes. Isa po sa ating channel member. At dahil po mga kapatid sa ating channel member ay nakakapagpatuloy po yung ating program. Of course, no, nakakapagbigay din yan po sa ating financial support, no, yung ating pong mga channel members. Kaya sa mga gusto pong mag-click ng channel members natin dyan, no, i-click nyo na po sa ating YouTube channel Katotohanan at Kapag-usapan para makabigay din po yun ang dagdag na tulong po sa atin. Bro Romel, pwede po please paki-alis na lang. Okay. Actually, okay, no problem bro. Sister Maria Cristina Reyes, nanak po kasi yan sa mga channel member po na nilagay ko po yung name mo. Okay po, no problem po. Galit yan sa scholar kasi outstanding student yan dati sa labas ng classroom pinatayo. Yan talaga, mahirap kapag outstanding ka. Outstanding sa labas pinatayo. Yun, napakahirap nun mga kapatid na magkakaroon tayo ng mga ganyang bagay. At acknowledge ko po, no? Salamat po, Sister Maria Cristina Reyes, sa iyo pong... Sige po, okay po. Yan, noted po. Maraming salamat po sa suporta. Yan. Jan Omar, hanggang 10% lang si Alexander Santos nagpapakapal ng bulsa. Yan yung sabi nila. No? Sabi nila, nagbabasa lang ako dito. Ha? Yan. At ito pa, pinagpalang buhay bro Romel, watching from Macau. Yan, hello po sa lahat ng mga taga Macau at thank you so much no Sister Malo sa iyo pong gift sa akin na isang useful book no na natanggap ko po kanina lamang. Maraming salamat Sister Malo and hello po sa lahat ng mga taga Macau at sa makasamahan ko ni Sister Malo. Yan. Edison Dimihilio, normal lang sa mga anak sa Yawa ang pagsulti og dili tinuod. Juan 8:44 kauban ni sila ni Santos ba. Okay. Dati, wala silang inaaniban, ngayon umanib na sa baptwist. Oh, baptwist. Ito yung... Okay. Dito yon sa ating Facebook account, no? Luis Basco. Talunan naman yan kay Bro Melchor. Sapaw naman lagi. Ay, mga kapatid, it's 76 na nga po pala, no? Tapusin natin ito siya. Upang makapaghanda pa po ako sa live po ng collaboration. Yan. Okay, ang yan po, yung ating message sa kanya no kay Brother Alexander Santos na napaka personal or di ka, para sa akin kasi pag nakarinig ako ng binanggit, generalize talaga yung tayong lahat ng mga Katoliko, sinabi niya kasi kanina yung Roman Catholic. Pag sinabi niya na yon ay nako, included na po ako doon kaya magre-react talaga ako. Kaya itong reaction video natin ngayon mga kapatid, nawa ay ipaabot niyo po sa mga Katoliko at hindi Katoliko upang maging aware po sila at malalo kung lumawak ang ating pagkaunawa sa ating pananampalataya at hindi po tayo basta-basta na lang maniniwala kahit na nag-quote-quote man niya ng chapter and verse sa Bible, pag po basta maniniwala. Tulad ng sinabi niya, wala daw mabasa sa Bible na yung BB Jesus yung sinasamba, nabasa po natin. Matthew 2 verse 11, sinamba talaga. Wala namang masama dun. No? BB Jesus yun? Yes. Sinamba yun? Sa piling ni Mama Mary, sinamba ang BB Jesus. Kaya tayong mga Katoliko, sa piling ng ating Inang Birhen Maria, sinasamba din natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Diyos ang lahat nang papuri at kadakilaan magpakailanman, din ng Father and the Son of the Holy Spirit. Amen. Thank you so much, O loving Father, sa pag-guide at pag-protect mo po sa amin. And also,
sa pagtulong mo po sa akin for the successful po ng pagbibigay ng tugon at reaction video po sa mga paninira ni Alexander Santos sa Simbahang Katoliko. Dalangin ko po sa lahat ng mga supporters at viewers po na pagalingin mo po ang kanilang mga sakit, maging yung kanila pong mga mahal sa buhay na nagkakasakit ngayon. I-bless mo po lahat ng nakikinig, maging Katoliko man po o hindi Katoliko, yung mga nagsusuporta po sa ganitong mga programa. Ito po dalangin ko sa iyo, Ama, sa pamamagitan ng iyong kaisa-isang anak, aming Panginoong Jesucristo, kasama sa pag-isiyan ng Banal na Espiritu Santo, kasama din sa panalangin ng aming Inang Birhen Maria, Señor San Jose, lahat ng mga anghel at mga santo sa langit. Amen. Dear in the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you so much po sa lahat, and God bless.